isang ama at guru natin isa, si Kristo na anak niya. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang pinangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalangin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit, ni daliri, ayaw nilang gagawin upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya. Hinahabaan ang palawid ng laylayan ng kanilang mga dami. Ang ibig nila'y makaupo ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawagin guro. Dunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawagin amang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. Magsiupo po tayo. Ang pagkakaisa ng salita at gawa. Doon na ngayon tayo dumating sa paghubog sa atin bilang mga Kristiyano. Nitong mga nakalipas na linggo, inyong napuna, unti-unti tayong hinuhutok sa ating pag-iisip, sa ating pagkatao, paano ba tayo tunay na matatawag anak ng ating Ama sa Langit, alagad ni Kristong ating tagapagligtas. Ngayon ang leksyon ay malinaw, ang pagkakaisa ng salita at ng gawa. Noong ako po'y ordinahan, mahigit ng 50 taon ang nakalilipas, nangiyakot sa akin ang obispo ni Cardinal Rufino Santos ang Biblia. Ang sabi, sampalatayanan mo ang iyong babasahin, ipahayag mo ang iyong sinasampalatayanan at gawin mo ang iyong ipahahayag at ipangangaral. Alalaumbaga, isang pangunahingalit tuntunin ng sino mang nangangaral tagapagturo ng pananampalataya na ang kaniyang iniaaral ay kaniya rin na ipapakita sa kanyang buhay at pagkatao.
na siya ang unang tumupad sa kanyang itinuturo. Sapagkat kapag ito'y hindi nangyari, sino mang guro na nagpapanggap magturo ay walang kredibilidad. Wala siyang bisa. Ngunit hindi lamang tagapagturo, katulad ng pari o ng isang guro sa silid-aralan ang dito'y tinutukoy. Tayong lahat, mga ginigilid o magulang, tayong lahat ng mga nakatatanda, tayong lahat ay tagapagturo ng isa't isa at lalo na ng kabataan. Ang ating sabihin ay dapat karuntong ang ating halimbawa na naipapakita. Sapagkat kung hindi, tayo'y sinungaling at ang ating pagtuturo ay walang ibubunga. Mamayang hapon dito sa Edson Shrine ay magkakaroon tayo ng pagtitipon. Lord, heal our land. At yung inyong sinabi, Panginoon, sa iyong kamayamaan, kami po alagaan. Iyon ang ating layunin. Nais nating magpahayag, nais nating kumilos, nais nating gawin ang ating sinasabi. Sapagkat ang ating salita ay salitang ginagawa upang ang ating gawa ay maging salita. Gawa na nagsasalita sapagkat salita na ginagawa. Ito po ang may tuturing na dialektiko ng pananampalatayang Kristiyano. Ano man na ating salitang pakinggan, ang salita na kung saan tayo hinahabilinan, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nang ibig sabihin, hindi kinakailangan kapatid ko mismo ang patayin bago ako tumutol sa nangyayari. Sapagkat maski na yung pamilya na ni hindi ko kilala, siya'y kapatid ko. At ang aking katungkulan na narinig natin nung anong linggo nang nakalilipas, pinakadakil at pangunahin kautusan, hindi lamang ng Diyos ay mahalin mo ng buong pagkatao. Kaakibat nito, kailanman saanman, mahalin mo ang iba na parang ikaw yun. At dito, mga ginigili, dumating sa punto na ang nangyayari sa napakarami, hindi lamang ilang dosena, hindi lamang ilang daan ang pinag-uusapan ay libo. Mga kapatid ko, pinatay. Sino ang pumatay? Walang nakakaalam. Hanggang ngayon, sasabihin na lamang may pumatay. Hindi na katanggap-tanggap. Kung kaya, yung salita na ating narinig at tinanggap, kinakailangan ngayong makita sa kilos at gawa. At ang ating layunin, ang ating kilos at gawa, ito sana'y magsalita. Magpahayag, maging tili, na hindi may kakaila, hindi matatakpan. Sa pagkatutol tayo, kailanman, na may mga salita. Ang salitang, huwag ninyong sirain ang kabataan ng aking bayan. Nasaan ang gawa na kasunod na dapat sana? Bakit ang kabataan ay pinapatay? 14 na taon, babarilin? Bakit sapagkat naging drug addict daw sa marijuana? Iyon ba yung salita? Kabataan ng aking bayan, huwag ninyong sisirain. Iniintay natin ang gawa, totoong gawa. At eto ngayon ang kabalintunaan. Sa pagkaliyan ay may kasunod na salita. Huwag ninyong sisirain ang kabataan, papatayin ko kayo. Tayo ngayon nasa nakakatawang lugar. Sana yung sinabing papatayin ko kayo, huwag gawin. Yung unang sinabi, gawin sana. Yung ikalawang sinabi, huwag sanang gawin. Bakit dumating sa punto na may salita na sana'y gawin at may salita na sana'y huwag gawin? Alam po ba ninyo kung bakit? Sapagkat yung unang sinabi ko'y hindi na nangyayari.
na ang salita ko at ang gawa ko ay isa. Tayo ngayon ay saksi sa nangyayari sa lipunan. Salita ng tao ay para bang walang katuturan, salita lamang. Kaya nga naririyan yung mga katangisip, fake news. Naririyan yung kung ano na lamang na ingay, binibigkas, ipinaririnig. Ang salita natin ay naging bahaw. Ang salita natin ay hindi na sa puso nang gagaling. Ang salita natin ay hindi na paghahayag at pagbabahagi ng sarili sa minamahal. Ang salita ko ay pagpapanggap, pagliligaw, upang siya magkamali, upang siya mapahamak, upang siya takutin, upang siya ay alisan ng damal. Kaya mga ginigilid, sa bawat pagtitipo natin bilang sambayanan ng pananampalataya, salita ng Diyos ang kailangan nating balingin upang sa salita ng Diyos tayo'y mag-ugat. Tuklasin muli kung sino tayo na nilalang ng Diyos na kanyang kawangis. Kung paano tayo rin ay dapat makilalang anak ng ating Ama sa Langit sapagkat kung paano salita niya ay buhay at pagmamahal. Salita rin natin maging buhay nga sana at pagmamahal sa isa't isa. Salita na ginagawa upang tayo sa pagkatao, ang gawa natin ay magsalita. Maging kaisa ng Diyos na nagsasalita at sa Kanyang pagsasalita, kaligtasan natin kapakanan ang Kanyang inakalat. Mga ginigilip, kailangan tayo'y nagmumuni-muni. Hindi pwede na kung ano na lamang ang marinig sapagkat napakaraming salita ang walang katuturan. Kaya napakahalaga tayo nagtitipon. Kaya eto, alam po ba ninyo kung gaano kakaunti ang nagsisimba ng Linggo, nagmumuni-muni, nagninili ng salita ng Diyos? Sapagkat ni hindi kalahati ng mga binyagin, ni hindi ikatlong bahagi ng lahat ng binyagin na nagsisimba, ganoon karami ang hindi nakikinig sa salita. Kung kaya hindi natin mahahanapan salita't gawa sa kanilang pagkatao'y iisa. Magdasal tayo mga ginigilim, panalangin natin ang buong bayan, panalangin natin ang lahat nating mga kapatid. Sana tayo'y maghilom sa sugat ng karahasan at ng mga salita na labag sa kalooban ng Diyos, ng mga gawa na salungat sa salita. Panginoon, mag-ilumin mo po ang sugat ng aming bayan. Panginoon, kami alagaan sa iyong kapayapaan. Panginoon, akayin mo po kami. Kami iyong gabayan. Amen.